Hello mga paps. So magandang araw ulit sa inyong lahat and welcome back sa channel natin. And ngayon, medyo matagal-tagal tayo hindi nakapag-upload. Meron tayong mga konting items na i-discuss ngayon dito sa content natin. And ito yung mga small things na features ni Fourth Territory na hindi masyadong napapansin ng karamihan sa ating mga owners. So yan ang i-discuss natin. So halimbawa na lang yung card holder na very nifty feature ni Fourth Territory naman. And yung headlight level adjustment naman na hindi patalas mapansin ang ating mga owners. So while waiting, nandito tayo ngayon sa Ford Alabang. So while waiting sa first PMS ng unit natin, and why not para mga pag-vlog tayo ngayon, mapag-create tayo ng content para sa ating mga viewers naman. Okay? And thank you pala sa mga nagsusupport sa channel natin. And kung sino man hindi pa nakakapag-subscribe, subscribe na lang tayo sa channel. And maraming salamat sa pag-suporta. Marami tayong mga informative videos sa ating vlog naman sa channel natin. Tingnan lang natin sa link natin sa description naman. So nakikita nyo, sa background ko is isang Ford Territory na titanium naman na naka-display dito sa Ford Alabang. So ang pansin ko dito is maraming lumalabas na Ford Territory pa rin, lalong-lalo na dito sa Ford Alabang. Maraming Ford release ngayon and patuloy pa rin ang suporta ng ating mga motorista sa Ford Territory dahil sa napakagandang performance feature sa kabang 4-back yung presyo ni Ford Territory. Okay, let's get it on sa content natin mga paps. So okay guys, dito yung sinasabi nila na card holder ni Ford Territory, which is a very unique feature naman ni Ford Territory. Parang itong Ford Territory lang ang nakita ko na meron itong card holder na to. So meron siyang 2-tier here, dalawang level siya, which pwede ka maglagay ng card ni SLEX and pwede ka rin maglagay ng card ni NLEX naman. Very convenient if sakaling kailangan ng card. So yung holder niya is meron siyang parang resistance sa loob na hindi siya kagad-agad mag-slide out kung sakali man na medyo magalaw yung sasakyan natin. So if hukutin natin siya, meron siyang konting resistance sa loob, so parang just enough para ma-hold yung card naman natin na to. So bali dalawa lang siya, very convenient location para sa driver. And yeah, it's a very unique talaga siya sa features ni Ford Territory. So okay, next naman tayo mga paps, ito yung minsan na tinatanong natin. The last tinatanong natin if mababa ba yung level ng ating headlight. So meron tayong adjustment dito, is nakalocate siya just below or just level ng knee natin habang nagda-drive naman tayo. So nandito siya nakalocate. So meron siyang levels from 0 and 1, 2 and 3. So pag 0, 2, 3 pag laruan nyo na lang kung saan mas convenient ang level ng headlight nyo. So meron siyang ganyang level. So very nifty feature din ito para sa ating mga isa sa mga driving aids natin naman para sa headlight naman natin. So nandito lang siya nakalocate just below you or just level ng your knee while driving para sa convenient location niya. Itong next naman natin paps is with regards naman sa middle sa seatbelt natin sa second row natin. So kung makapansin niyo dito is meron tayong overhead na seatbelt in which in some cases nakaganyan lang siya. So kung makapansin nyo, meron siyang dalawang hole dito, it served the purpose naman para matuck in natin yung ating seatbelt naman na na parang neat yung ating headroom naman. So usually nilalagay siya dito, mga paps, and this one is dito para maganda yung para
malinis tingnan yung pakakabit ng ating seat belt if in case di naman natin ginagamit. So parang ganyan na siya mga paps. Very neat siya. Wala kayong naghahang na seat belt dyan if nakatucked in dito sa loob yung ating seat belt naman para sa middle passenger natin sa second row. So yan paps, isa sa mga feature ni Ford Territory para malinis tingnan yung headroom naman natin. Itong next feature naman natin mga paps is with regards naman sa trunk door natin. Madalas itong itanong kung meron daw ba tayong way para mabuksan yung trunk door natin from within, so sa loob. So meron ditong isang slot which is meron naka stamp na push. Ito yung pinaka lever na sa loob para mabuksan from likod yung ating trunk door naman. So i-push nyo lang yan and then you can remove itong plastic cover na to. Hindi naman siya mahuhulog kasi meron siyang nakakabit dyan. And then meron tayong a bit of a lever dito sa loob na i-click nyo lang to the right para mabuksan yung lock naman nitong door natin sa trunk naman. So ito yung madalas nakikita natin sa movies, let's say na-kidnap ka, nilagay ka sa trunk ni Ford Territory, meron kang way out para naman mabuksan mo yung door na to from within. And then ibabalik lang natin itong plastic cover na to para neat naman siya ulit. So yun. Okay, so mga paps, this one is just an added content natin kasi meron tayong mga questions sa vlog. Madalas tinatanong kung ano raw itong mga buttons na to dito sa ating center console naman. So, bigyan natin ng quick run para meron ng idea yung mga viewer natin na kung ano itong mga buttons na ito in a quick glance naman. So, umpisa natin dito sa baba. So, meron tayo ditong center joystick. Magkocontrol ito sa ating multimedia naman. And then ito yung home button. Ito naman yung sa music na source, kung ano yung gusto mong source, kung Bluetooth, radio, and etc. Ito naman yung back button naman. And ito naman yung sa equalizer natin na button para naman sa ating sa music naman. And then going up here, meron tayong sports button. Ito yung mode ng ride ni Ford Territory. And then meron tayong auto park or auto brake na feature naman ni Ford Territory. Ito naman yung electronic parking brake natin. And ito naman yung on and off para sa ating mga alarms sa sensors natin. Kung let's say nasa traffic kayo, maraming dumidikit-dikit sa proximity ni Ford Territory, pwede nyong i-off yung sounds na yun kung medyo na annoying yung para yung sounds para sa inyo. Then ito naman yung sa auto parking natin na feature ni Ford Territory. Ito naman yung selector niya. And then ito naman yung lane departure warning natin. Pag in-enable mo ito, magkakaroon ka naman ng lane departure warning kung mag-change lane kayo, and then mag-alarm siya if hindi kayo mag indicator. So yun, ito yung sa center stack niya sa lower portion. And then yung upper portion naman is very madali lang naman, is ito yung sa AC natin on off. Ito naman sa AC natin na auto. And then yung hazard light natin na indicator. Ito naman yun sa windshield naman na defogger. And ito naman sa rear defogger. And madalas nagtatanong ano raw yung button para sa side mirror defogger naman. So mayroong nakapag advice sa akin na kasama siya dito sa rear defogger na button para mag defog tayo ng ating side mirror naman. Pwede nating i-try yan. Well, hindi ko pa na-try pero nandyan yung button para sa side mirror defogger naman natin. So i-try ko kung pwede ko ma-include dito sa content natin, i-include natin sa content natin para makita natin na gumagana
itong sa side mirror defogger naman. So most likely paps, ito lang yung mga buttons natin sa center console natin. Okay mga paps, include ko na rin yung buttons natin dito sa ating driver side door naman para masakalaman na rin ng karamihan. So umpisa natin sa pinakababa. So meron tayong pag-disable ng window down ng mga passengers natin. So pag i-enable natin yan, hindi nila mabababa yung glass window nila sa sides nila. And then pag naka-off naman yan, so naka-enable, so kaya nilang ibaba yung windows nila through dun sa switch button ng every doors naman natin. And then ito naman yung para sa control ng window down ng ating passengers and driver side. Kung makikita nyo, meron siyang one touch symbol dito. Ang ibig sabihin yan, one touch button or one touch click, tuloy-tuloy na yung pagbaba or pagtaas ng ating glass window naman sa every door naman. So ibig sabihin nito, let's say try natin to, so isang pindot lang bababa na siya ng kusa tuloy-tuloy. Ito rin, isang click lang pataas, bababa na rin siyang, tataas na rin siya ng tuloy-tuloy naman. So pero pwede naman siyang paunti-unti, konting pindot lang din, hindi yung pindot all through para mag baba or magtaas siya ng isa ng tuloy-tuloy lang. Then dito sa taas na parte naman, meron tayong auto folding side mirror naman ni Ford Territory. And then ito yung pang-adjust niya ng mga angles ni Ford Territory. And of course, this is the lock button naman sa para sa doors. So, bali yun, paps, lang yung nasa side console natin ng driver para sa controls. So ayun mga paps, so bali yan lang yung magiging feature natin for this vlog. And kung meron pa kayo mga takeaways o mga natutunan, kindly comment na lang, mga questions, kindly comment na lang. And also those hindi pa nakapag-subscribe sa channel natin, subscribe na lang din tayo. And marami tayong mga informative videos sa ating channel naman. Okay, so that's all for today's vlog, and good day to all of you, and maraming salamat, and goodbye.